Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating collective love reading. So collective po ito, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung reading, kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi naman, okay lang. Kung hindi ka makarelate, makaresonate, may next time pa naman po tayo, ano? May mga ibang readings pa naman po tayo. So anyway, this is for collectives, kapalaran sa pag-ibig. Hopefully, makuha ko yung energy mo, no? Para sa ibang channels, nandiyan na lang po sa description box. For personal reading, nandiyan na lang din po. At saka nga po pala, mana-appreciate ko yung inyong mga comment-comment. Kahit yung mga pasimpleng smiley, ayan, heart. Kasi nagpapakita po yan ng malaking suporta sa akin. So, sana po mag-comment kayo, mag-like kayo. Maraming salamat po. So, yeah, this is for collectives, kapalaran sa pag-ibig. Kunin muna natin yung main energy mo. You do have here the Three of Cups. What's with Three of Cups? We do have here the Knight of Wands. Who is this person that you're dealing with? We do have here the High Priestess. The Six of Swords. Bottom of the deck is the Eight of Swords. And the Ace of Swords. By the way, I don't know kung ikaw ba ay may naging sakit na sa simula sikmura hanggang puso na ano. Kung ikaw ay may sakit na or ikaw ay kasalukuyang nakaka-experience ng sakit diyan. This could be a reading. Nakakuha ko ng energy na may kinalaman na diyan. So it's either ulcer or ikaw ba itong pag mabilis, acidic, ayan. And then pwede namang may kinalaman din sa puson, so dysmenorrhea, yeah. Or PCOS, ayan. Basta ganyan, sa area na yan. Wait lang ha, shuffle ko lang ng konti pa. Okay, so let's start. Kunin muna natin yung mga mag-clarify dito. What's with the Six of Swords and the High Priestess? Love call. Nakakaamoy nga pala ako ng noodles. This could be a reading. Noodles or pasta. What's with the Three of Cups and the Knight of Wands? Kisses is here. Mutual energy, please. Mutual energy. For our collectives. We do have your clock. Okay. We do have your soulmate. Oh, yeah. You could be dealing with your soulmate. Pwedeng matagal na yung connection ninyo nitong person ito or matagal mo na siyang kilala. This person is... Actually, you really do like this person. Gustong-gusto mo siya. The Three of Cups is here. Gusto mo makipag-reconcile, magkaroon ng something sa inyong dalawa. With the Knight of Wands, yeah, there's a passionate energy coming from you. Like, gusto mo siyang ma-win. Ma-win back. I don't know. But, you really want to have this person. Gustong-gusto mo siyang makuha and mahal na mahal. You do have your kisses, oh. Magkasa tagal ng panahon, hindi na to infatuation. Hindi na to crush lang. Alam mo na hindi mo lang siya gusto physically. Hindi mo lang siya gusto sa kung ano yung meron siya or yung paghanga na nararamdaman mo sa akin. Maybe dati na iisip mo, nako hindi, nababaliw lang ako. Ano lang yun, paghanga lang yun. Crush ko lang siya. Pero no, this is the energy of you na hindi, antagal ko siya, lagi ko siya namimiss. Lagi ko siya naiisip, lagi ko siya naaalala. So ano ibig sabihin nun? Mahal ko siya. And yung iba sa inyo, pwede nga may soulmate energy sa inyong dalawa. That's why this thing is happening. No? May soul connection sa inyong dalawa. And ano mo, it's hard to explain. Kahit sa mga tao sa paligid mo, especially na hindi ka naman talaga maganon na tao, you know? Pwedeng tahimik ka lang o yung iba sa inyo, very logic person. Or hindi naman nila mahahalata or makikita sa iyo na ikaw ay nagaganito. Yung iba, yung tarot reading. So, hindi nila malalaman kung hindi mo sasabihin. Okay? Na ikaw ay spiritual na tao. Kaiba sa iyo, your person is the High Priestess, so a very spiritual person. I feel like ramdam niya yung connection, pero...
for now, your person is moving on sa sakit. Well, I'm not pertaining about you. Hindi ko sinasabi nag-move on siya sa'yo. Pero sa sakit na naramdaman niya. I feel like yung we do have your love call, so pwedeng na i-open up niya sa'yo yung sakit na yun. Nasabi niya sa'yo, nabanggit niya sa'yo. May pag-uusap sa inyo na may kinalaman sa kung bakit siya nasasaktan. So, that is what this person is thinking right now. Ito yung nasa isip niya, ito yung nangyayari sa kanya. Like, tinatry niya mag-get out sa isang situation, either situation or sa pag-iisip. I feel like nasolusyonan niya na kung ano man yung problema niya, yung sakit na nararamdaman niya dito. Pero yung pag-iisip, ang hirap kalimutan eh. The Eight of Swords. So, I don't know who did this wrong to her or to him with the Seven of Wands. But it caused a lot of ending, okay? Pero may someone or something na nalaman niya na it could be the truth with the Strength card. Na parang hindi niya makalimutan yung kung ano man ito. Kasi with the Nine of Swords, nagdulot ito ng stress, isipin, at saka talagang matinding pag-iisip sa person na ito. And you really do like this person. I mean, I don't know kung nasabi mo na yun sa kanya, but you really do like this person. Wait lang, guys. Okay, sorry about that. Pag nagagalaw po kasi yung aking microphone, nagkakaroon ng ganun. Tatry ko yung best ko na hindi siya magalaw. I can feel the fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. Six of Pentacles is here. The Five of Swords. Nakakakita nga pala ko dito ng, I wouldn't take that, masyadong marami pala. Nakakita nga pala ako dito ng barbecue, something to do with barbecue, either barbecue flavor, you would be eating right now na may kinalaman sa barbecue flavor, or meron, or pwedeng ikaw ay meron kayo, may tinda kayo na barbecue, or meron kang pinaglalawayan na pagkain, gusto mong kainin na may kinalaman sa barbecue, not necessarily barbecue, but the barbecue flavor. So, the Four of Swords is here. Pwedeng barbecue rin, literal, ano? The Page of Cups, the Ace of Pentacles. What's with the Page of Cups and the Ace of Pentacles? We do have your cassette. What's with the Six of Pentacles and the Five of Swords? Not enough? Ito, pwede magkapalit-palit ang roles, guys. Kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng yun yung person mo. We do have your separation at the bottom of the deck. We do have your keys on a ring. So, pwedeng may, yung iba sa inyo, pwedeng may options dito sa connection na ito. And pwedeng sa side yun yung person mo. Your person is really, overthinking with the cassette. Parang hindi niya alam kung regarding sa'yo, I don't feel like alam niya yung emotions mo. With the Ace of Pentacles, parang part of her past, her or his past, regardless of the age, ay the gender, parang gusto niyang balikan na parang sana hindi na lang to nangyari. So, I don't feel like may kinalaman sa'yo yon. Kasi, And also, no, kung nag-open up sa itong person, ito, hindi niya alam kung may paki ka ba. Okay, so, dahil ang feeling niya is wala ka namang pakialam. This person is, hindi niya rin alam kung mag-share pa ba or mag-open pa ba siya sa'yo. Especially ang pakiramdam niya is wala kang pakialam. And then, with the Four of Swords, sa ngayon, walang ginagawa itong person ito regarding whatever happened here with the Two of Cups, the Knight of Cups, and then the Six of Cups. So, regarding the past,
parang ang daming nasayang. And that could be with the person na kakonect niya. Kasi maaaring minahal niya yun. Pero nagdudulot ito ng matinding sakit sa kanya dahil kahit pilitin niyang kalimutan at ipagsawalang bahala kung alam niyo, I feel like naloko or nagkaroon ng temptation with the other person, the three of sources here. So, that could be a third party situation or pwedeng may ka-fling or what na ginawa. Ito not necessarily third party kasi yung iba temptation lang with the ten of wands. So, nagkaroon ng pagkakamali itong person na kakonect niya. And nagdudulot para sa person mo na masaktan ng todo. No, na parang hanggang ngayon iniisip niya yun na although tapos na, although nangyari na, and then ang kailangan niya lang is mag-move on, which is yun naman ang ginagawa niya, mayroon para sa kanya tanggapin yung mga bagay na yun. Like, binigay naman niya lahat. Diba? And ngayon, apektado yung financial ninyo. Actually, ikaw din may problema ka din financially. So, pareho kayo nagkakaroon ng financial problem ngayon. Yeah, I can see na one night stand right here with the case on the ring. So, pwedeng may kinalaman doon. So, hindi, although andito na tayo sa gusto niyang tanggapin or willing siyang tanggapin, sobrang nasasaktan siya eh. And then, I do feel like sa side mo, affected ka rin kasi you are jealous. You are, iba sa inyo, hindi na enough. Wala kang enough confidence para humarap dito sa person. I feel like you're a best friend energy. There's a best friend energy. So, best friend or friend. So, kasi sa'yo siya nakakapag-open. So, pwedeng alam mo yung mga nangyayari sa kanya. So, may special connection sa inyo. Kaya lang ikaw, hindi mo ma-i-open sa kanya yung sarili mo. Maybe meron ka rin problema. Nakaharap ngayon, financially, pwedeng ganun. And, yeah, we do have your separation. Andito yung paghahangad nitong person na to. This person is actually unsure of the future. Hindi na siya sure regarding sa future and the other person. Dahil dun sa nangyari eh. Kung hindi nangyari yon, hindi sana magkakaroon ng ganito. The Queen of Pentacles is here. The Six of Wands. The Magician. The Queen of Wands is here. Bottom of the deck is the Two of Wands. But we do have your twin flames and the coffee cup. We do have your not today. Clarify the not today, please. Hand of cards. Hindi ko to kukunin masyadong marami. What's with the magician and the queen of wands? Karmic relationship. Clarify that. May nakikita ko ditong lumabas na card eh. Pero, ayun, sunglasses. Abundance is here, addiction and healthy choices at the bottom of the deck. Actually, ang nakukuha ko dito, in the near future, nakakaisip ng hindi maganda itong person na ito with the Queen of Pentacles regarding dun sa person na kakonect niya. Like, hindi niya matanggap talaga, no? And then, andito yung parang paghihigante na parang gusto ko maparamdam sa'yo kung ano yung sakit na naparamdam mo sa akin. So, with the Twin Flames and the Coffee Cup, I do feel like for some of you, maliit lang na portion, could be dealing with their Twin Flames and medyo matagal itong connection na ito dahil dito nga sa kakonect ng person mo na nagiging nakaka-apekto sa inyo. Like,
maaaring alam mo that this is her or his karma with a karmic relationship. Maaaring alam mo yan. And then with the sunglasses, I feel like you're still focusing dito sa person na to, na stalking, watching this person's every move. Gusto mo malaman kung ano nangyayari, and gusto mo mapatunayan kung ano man, whatever. No? So nakikita natin marami kang gustong malaman dito sa person na to in the near future. But alam mo, ang concentration kasi nitong person na to is yung hurt na nararamdaman niya. So, I don't feel like magkakaroon ng connection sa inyo in the near future kasi ang focus niya is, sabi ko sa'yo, gusto niyang gumante. Hindi siya papayag na ganun-ganun lang. Like, you mess with me, hindi mo gustuhin ko nang kapabalik sa'yo nito. And then, nakikita natin yung person who is the Six of Wands, so, may pagwawagi dito na mangyayari eh. What is that? Yeah. This person with the Eight of Swords, yung nakimkim niya or yung sama ng loob niya, matatapos yan eh. Kasi may possible na gagawin itong person na to na ika-hurt or ika-sakit itong person na kakonect niya. Like, possible na magalit sa kanya itong person na to because of this wrongdoings. And we do have here the Knight of Pentacles. You got what you deserve. Diba? Ikaw yung nag-break ng promise. And I can see the other person being hurt right here. What's with the Magician and the Queen of Wands? I can see, I mean, huwag ka masyado maniniwala sa mga tao sa paligid mo regarding sa advice nila. So, regarding money, I mean, ikaw pa rin ang higit na nakakalam kasi possible na maloko ka or, you know, huwag ka masyado magtiwala sa kanila. Overall, in the near future, if you're dealing with a twin flame, hayaan mo lang na kaharapin niya kung ano man yung problema niya. I mean, hindi ka makakatulong doon. Problema niya yon. And then ikaw, may kinakaharap ka rin problema, so nandun rin naman yung focus mo in the near future. So, anyway. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tap It Happen TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs. I love you all guys again. And